Nakawanto. Aba, maganda-ganda na. Ayun nga, baka da do dobli ya. De dos dos. Ibigay mo na sa idos dos, aking sobra. Ha? Ibigay mo na sa idos dos. Aka? Oo. Susunod yan, hindi nakakasya sa kolong-kolong yan. Yan, mga 5,000 yan. Malaki, malalaki. Buti mo, buti marami na siya ang William Bulaklak, ano? Oo. Na nakaraan ay kokonti eh. Nag-uulan. Nasakta. Ayun ngayon, nakarecover na, ano? Bobomba ah. Ah, may mga uod bang iba? Oh, may. Ayun oh. Pero pa kaya naman ito magaganda pa siya, ano? Pagbasal eh maganda. Mo iiwan ko rin sa nanay. Ah, sige, oo. Oh, yeah, mayroon pa tayong uras. Good morning po sa inyo mga katribe. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayo? At sa lahat po ng ating mga bagong subscriber, welcome po kayong lahat. Salamat po sa inyo. Nang maraming salamat sa inyong patuloy na panonood itong ating vlog. At ngayon mga katribe, ay nais po natin na interviewin ang ating pong isa sa ating katribe, isa po nating ka-farmers ang nagmamay-ari nitong kanyang sitawan. Ito po ay si ang aking pinsan, si Dikong Oka. Ayan. Siya po ngayon ay sinuwerte naman po dito sa kanyang tanim po na sitaw. Ayan. Sa kasalukuyan, sila po ngayon ay humaharvest at marami na rin po yung kanyang naaani. Kaya sa pamamagitan naman po nito ay nais po niya rin na ibahagi sa ating po mga ka-farmers kung paano kumita sa sitaw. At dito, makikita rin po natin ang ating po mga ka-farmers ay isa sa napakahalaga rin pagka yung pangkabuhayan ng gayrit ng paggugulay. Una-una, ang gulay po natin mga katribya, ngayon ay medyo tumataas dahil nagkabahaan sa ibang lugar. Diba, di kung okay, ano? Kaya swerte na lang dito sa atin, hindi tayo inabot ng tubig. Pero sa ibang lugar ay bumabaha. Kaya swerte ito sa pagdating sa sitaw, tsaka sa gulay eh. No. Ilang beses na po ba kayo, di kung okay, tumama rin po sa sitaw? Sitaw, eh, marami-rami na rin sa habang ng panahon, ano? Matagal-tagal na. Oo, matagal-tagal din. Oo, kaya ito, pagdating po sa sitaw, marunong siya. Expert din yung ating pong ka-farmers. Hindi kung oka, ito pong ating sitaw po na ito, sa ating pong mga puhuna, magkano rin po ay naabot pagkalabog ganyan, 3 kilo? Yung 3 kilo, baka halos umami na sa 20. 20 ang aabotin, oo. Oh. Oh. Yun ang magiging kailangan kapital mo. Kapital. Ano ba yung mga gastos niya sitaw? Oh. Ah, ang unang kasus kasi niya, binhi. Yung binhi. Oh. Alang-alang mo yung binhi, 1,000 na lang. Yung 3 kilo. Ayun, 3,000 na kagad. Na. Kung bibili ka ng tulos, hindi kakasya yung mga halagang 8,000. Pagka 3 kilo ng buto. Oh, yun. Tulos pa yung nabuho yun, ano? Buho pa yun, hindi yung mga ganito. Eh, makakaminus lang kayo pagka kayo mismo yung makakahingi ng kaya, yung mga puto. Puno ng kawaya. Oh, yeah. Kung meron kang mahingi, yung mabibili. Yung mabibili. Ayun, mas matap, mas matibay. Oo, matibay pa. Ayun. Plus pa yung pag-aararo. Araro, stable. Mm. Araro ng kalabaw. Ayun. Kasi lalaki talaga, kaya bakwal lang sabihin maliit ang gasos. Oo, malaking gasos. Pero malaki gasos talaga. Oo, pero pag halimbawa naman sa presyo, sulit naman. Oo, kahit itong 50 ang sita. Malaki na kayo pagbibila. Ah, kailangan pala sa sitaw, halimbawa 3 kilo, dapat bumenta mga 50,000 para masulit. Oo, mahina pa nun yun. Ah, mahina yun. Ah, kumbaga, para masulit yung iyong alaga. Siguro sa magiging presyo, halimbawa, ang presyo ng sitaw ay nag-50 ang pumirme. Ang kasama mati yun, halos 100,000 ang pagbibila. Ah, maganda rin pala kung sa sitaw. Kahit sa 50 lang madali, maganda kikitain. Kasi hindi man... Hindi naman 10 pitas lang eh. Halos ay mahigit 20. 20 'yun, ang ganda sa kalakasan. Pitas, sa 5,000 lang kami sa pita. Maganda-ganda nga rin pala ang kwansasi. Pero pagdating naman sa gamot, di pa ba aksayado sa gamot niya? Hindi pa lang din anunsyado dahil nakakuha pa lang kayo. 4 spray pa lang eh. Anim na kuha pa lang ko rin, steward. Saka 3/4 na lanet. Lanet. Tapos kalahating litro ata ng bruda. Ibig sabihin, matipid din pala ito sa gamot. Paano ba ginagamit? Power spray ba ginagamit niya? Walang din. Yung manumano. Yung manumano. Pala. Hindi mo masyadong malakas sa gamot. Ano ba kailangan agapan dito? Paano ba yung pagpapataba dyan? Yung kasi ang pagpapataba naman ng sitaw, kung kaya sana nung iba, huwag ka-apura eh. Oo. Nung patabaan ko yan, 3 pitas na ako.
Ah, pero mula doon sa pagkatan, pinatabaan na rin. Hindi. Ah, basta dire-dire. Nung pitasan ko lang ito, inityahan. Inityahan ng abono? Hindi ko pinakain niya. Ah, ba, pwede pala yun? Oo, hindi ko mukha namang umaes. Hindi mga nagugulupin mo na pataba, yan hindi. Kasi pagka namang ginulupin mo na pataba sa uwan at bata, kuminsan nga namamarako. Tumitikas yung dulo. Ay, yun pala ang technique dyan sa sito para huwag umarako. Kaya huwag mo na pakakain eh, kahit na yan maliit pa. Hayaan mo natin mapitasan. Pag napitasan, doon palang lalagyan. Oo, doon palang lalagyan. Dahil may kinakain na sila, saka makakain na silang palalaki. Marain ang buhong ganito, dapat kumain na sila. Ayun. Ayun, paging lang. Ayan po mga katribya, yung technique po na ating kaibigan, kailangan pala sa sitaw, huwag mo nang abonohan hanggat yan ay bata pa. Yung unang pitas, pagkatapitas noon, tsaka lalagyan ng abono. Gano'n naman karami yung paglalagay ng abono? Konti lang. Yung tatlong, halos tatlong kilo ko neto, ang nalagay ko rin siya. Baka isa't kalahati lang eh. Umarkang bulaklak pa. Ah, oo. Yung bumurahe lang po ang gamit natin. Umarkang bulaklak na magas pa. Maganda rin kasi naman yun eh. Sa atin na puti na yun, madaling malusaw. Oo, tsaka ibig sabihin madaling kainin. Oo, yun pa. Yan ang lagay ko. Ano naman ba kalaban ng sitaw natin? Na insekto. Sa insekto. Ay, pangkaraniwan nga lang dyan, yung uod ng hawa, yung harabas. Yung harabas. Oo, pag napigil nung steward yun, diretso na yun. Diretso naman na siya. Wala naman nagiging kagat ng bago. Iyo bang natutuyo yung sanga? Kasi karaniwan, sa talong meron nun. Oo, eko na yun. Musakuan, panahon na. Hindi, panahon na may gusto. Ay, panahon na may gusto nun. Oo. Pero sa sitaw, wala namang gano'n. Wala namang gano'ng pinapatay yung usbong. Paano naman, pag halimbawa, nagdadamo naman kayo dyan? Adita, paano mo? Magdadamo na. Yung mag-i-spray, in-spray nyo ba ng herbicide dyan? Kumisa. Yan, hindi nga bumakon ng pandamo ng kwan yan. Hindi naman nakaka-apekto sa sitaw? Sa sitaw, hindi naman masyad. Hindi naman. Hindi ko nakita ng nagbago. Basta huwag lang gagamit ng 2-4-day. Oo, huwag lang 2-4-day. Dahil ubos siya pagka 2-4-day. Kailangan ginamit ko na. Ano ito? Rain fire. Yun. Okay, agro. Yung grasero. Saka ito may panghalo pang bagay. Agroxon. Sa Agroxon okay lang. Ano? Hindi mo nakaka-apekto sa kotse, sa Agroxon. Dahil yan ay pinita kung may Agroxon konti. Tuwing kailan ba pinipitas yung sitaw? Pagkita sa araw. Pagkita lang sa araw. Kaya sa makalawa. Pag napat lang ka na isang araw, malaos na yan. Lilintog yan. Lilintog na. Lilintog naman yan. Marireject na siya. Marireject na yun. Yan nga lang, maraming mga re-reject yun. Kinakalaan dyan, makuha mo yung araw na kapapitasa, malalampas. Parang okra. Kailangan makumbo siya. Sa pagkita sa araw, matigas na yung dulo nung. Hindi pala siya pwede pala usin. Hindi pala pala usin, parang kalamansi. Kalamansi. Ay, kaya nga. Automatic talaga. Automatic yan, lalabas ka. Doon sa kona, sa sitaw, paano halimbawa ba dyan yung sa isang good tsaka reject, gano'n ba nakukuha? Halimbawa, laksa, ilan yung nakukuha nyo reject dyan? Kamukha nung nakaraan, ang nakong sekundan niyan eh, 2-8 ata. 2-8? Nakakuha ko ng 7-4 na mahaba. Yung mahaba? Marami 7-4. Yung good ano? Marami good. Marami mahaba niya kasi next. Ngayon, tapos, makakasaksa pa rin ngayon niya? Kaya na makasaksa siya. Babalik ko rin sa dati. Maganda-ganda rin pala ang kuha niya. May estimate mo, mga kano makusandaan makukuha ba dyan? Pag di nagbago presyo? Pag hindi nagbago, pumepera ako ng halos 6,000 o 7,000. Ay, makukuha siya. Sa ngayon. Ay, maganda-ganda, ano? Sa pera na yun, Kaya ako, halimbawa, yung ating mga ka-farmers magtatanim ng sitaw, ano ba yung magandang tiyempo na pagtatanim? Ay, maganda sana, itong Agosto na yun, makatanim na ibig. Para na sa susunod, kasi yan yata sa palaran dyan, ano, sa Agosto. Ibig sabihin, yung Agosto, pag mataas yung lalagyan, okay lang. Okay lang. Pero pagka mababa, delikado. Delikado, kung ano na ito. Kaya nga. Ito, palusutan lang ito dahil na ako na, ano. Totoo yun. Hindi tayo natsyempuhan noong matinding habagat. Hindi lang tayo nabot noong talagang yung panahong maninira. Kaya nga, ilang buwan to hanggang mamatay yung sitaw? Sitaw, apat na buwan. Halos ganon. Ganon, apat na buwan hanggang sa pagpitas na. Hanggang sa bata. Pero mula doon sa dalawang buwan, ilang buwan na siya bago pitasan? Umisa ako ng pitas dyan, 45 days lang. 45 days? Umisa ako, namulot. Isang kalahati lang na buwan. Namulot na ako riyan. Yan pala ang kondon. 24 ata ako ng July pumit na kumuhi. Tapos, dire-diretso na yung pagpitas na. Bumalik ah. Itong ikalawa. Tatatuloy atin, napitas mo. Ayun, sa kabila. Ano pong klaseng sitaw itong kuha mo na ito? Condor.
Ayan yung condor. Yan yung kasi sikat sa ako na diba sa Maynila. Ano? Negro Star yun. Negro Star, ano. Pero ngayon, hindi naman nagbago presyo ng sitaw. Di pa. Pero di pa naman, na 10 isang beses kasi. Ano yung pinakamataas mong natikman dyan? Wala ko yan. 4 na beses akong 80. Aba, maganda-ganda. 4 na dikit-dikit eh. 4 na dikit-dikit. Oh. Ayun. Tapos, sumibinti nga nung sinundan nito. Then ngayon, malalaman ba yan? Malalaman niya kung magkano ipapaktura. Pero palagay ko, hindi rin bababa pang gano. Dahil natin kukunan. Hindi, tsaka wala ang gano sitaw ngayon. Dahil kukunti lang din kayo mga nakalusot ngayon sa sitaw. Tumakar ko sa alyo na yan, dapat tumadain na yan. Ayan pa lang yan. Konti pa nga lang ako kuhin. Ano ba yan? Nagdahon ito? Ano, nasaktan sa ulan? Nasaktan sa ulan yan. Nasaktan sa ulan. Nalaglag yung mga bulaklak niya, kaya hindi na muna agad. Una lang ako 10 araw dyan. Nakakasyam na ako. Dapat siya tumatatlo na siya. Tumatatlo na. Nakakadalawa pa lang siya. Tsaka ako rin, nagdahon, buti hindi na marako. Ang sinasabi pa nga niya rin, alam na ikaw akang kasunod yung sito ako. Pares lang kita kako, ayaka ako manifesting. Ngayon yung bulaklak na yan, unyo, ang dadae naman. Yan naman ang magiging yung labas yung bulaklak na yan. Itong mga bulaklak na nakikita ko na yan. Marayan na ito, ito marayan. Hindi naman konti yan. Kasi pagka nagtuloy lahat yan marayan na nun yan. Mas marayan dito sa dati yan. Makukuha. Sabihin ang sitaw natin hanggang 20 pitas pala yan. Lalampas pa. Pagkamaganda po. Basta buhay yung sitaw. Pakakainin mo. Yung kasing iba, alam ginawa kung hindi kumuha lang, kumabig lang kumabig, ay pakainin. Dato lalagyan mo ng abono. Kailangan na pakainin. Tuwing kailan ba ilalagyan ng abono yan? Kung kaya mong maglagay na sa sitaw, kung kaya mong pakainin ng halimbawa mga 6 na pitas, pakainin mo ulit. Kahit hindi marami. Basta't lang susubuan mo lang siya. Kakainin mo lang siya. Kahit mga 1 bulto, ano? Kahit 1 bulto lang. Kakain lang sila. Kasi nga naman, binom anak ka. Kasi masasaktan yung kung puno nung sitaw pag hindi mo pinakain. Pag hindi mo pinakain, ano? Kaya yun ang the best dyan. Yung pala ang sikreto sa sitaw. Hindi kailangan pala, hindi kayo pitas ka lang ng pitas. Lalo kasi mahal ba naman ang presyo ng sitaw, ano? Hindi man saka ubusin 1 pitas, eh. Kaya nga. Yung guldo mo lang dun, eh. Pang abono mo na. Hindi naman pala matakos sa spray ito, ano? Ano bang pag-spray dyan tuwing ikatlong araw? Matagal din, sigun din doon sa makikita mo. Pag maraming insekto, maraming uo. Hindi pa bombay natin. Hindi pala siya yun. Hindi naman bumomba ka ngayon para kalala mga 4 araw mo bombay. Hindi pala kagaya ng kuwa niya, ng talong, tsaka ng ampalaya. Hindi masela. Kasi ang ampalaya yata, tuwing ikalawang araw yata spray. Ano si pagkapitas nun, ibang bombay. 4 na araw naman kasi yung pitas nun. Tsaka yung talong, masyadong makuha din yung talong. Nakatamit talong kuro sa kainan. Pag in-spray nun din, nadadali ibang mga uot. Akin din eh, lantana rin yung, may tanong ako yun. Pero mahal yata talong ngayon, ano? 45 ato. Tinanong mo nga, kaso nga lang, mahirap nang makapagpaluso. Alambung. Kaya mahal, kaya ganun ang nangyayari sa sita. Ayan mga katribi eh, basal na pitas yan. Pangalawang pitas yan, ano? Ayan, marami-rami na rin pala eh. Ayan po yung pitas ng alaman, ng kuha, sitaw. Ayan, nakaporma na rin itong sitaw. Dati-dati, hindi mamulaklak eh. Ngayon, namumulaklak na. Hindi sa kabila, wala. O kapipitas na siguro kahapon. May pitas din sila. Ito sa kabila, ito mga katribi, ito naman po yung kalakasan naman din ito ng pitas. Ito marami-rami na rin yung nakukuha. Madami palang kuha nito. Ito pala yung manager eh. Kamusta na ba yung pagpitas? Pang ilang pitas na ba ito? Di ko ka. Pang ilan na? Marami na. Pang siya? Mga naman. Ano? Iba talaga yung pagkasineswerte. Ano? Sama sa Binuenas. Iba talaga pag Binuenas talaga. Sineswerte na rin. Nakaraban na kailan kayo? 10. Aba, okay na okay ngayon. Yung bang segunda, magkano? Ngayon nakara 30. Pero ngayon? Yung mahaba ay 70. Pero nakatikim naman na 100 niya? Hindi, 80 lang. Hanggang 80. Aba, maganda-ganda na. Isipin mo mga 80 ang sitaw ay bibihira yan. Ano bang gamot ang ni-spray mo dyan? Eko ah. Di ba maraming kuto? Wala namang gano. Walang gano, ano?
Buti nga yan, medyo nakalusot yan. Iba kasi mga sitaw, ayaw mamunga. Sako ah. Napag-ulan eh. Tsaka pagka kasi nag-ulan, nasasaktan. Nasasaktan yung bulok na. Oo. No. Okay. Palakasan ngayon ng kawan yan. Ngayon yung pinakasaksan nito eh. Ano? Oo. Ayan, ang ganda nung sitaw. Marami-rami rin ito makukuha. Ito, tara na pala yan. Hindi naman ako. Atin mo guys eh, oh, kabila na si Tao rito eh. Ba, maganda-ganda na. Ayun nga, baka do-dobli ah. De dos-dos. Bibigyan mo na si dos-dos, sa aking sobra. Bibigyan mo na si dos-dos. Aka? Oo. Susunod yan, hindi nakakasya sa kolong-kolong yan. Yan, mga 5,000 yan. Wala, malalaki. Buti mo buti marami na siya ang William Bulaklak, ano? Oo. Na nakaraan eh, kukunti eh. Nag-uulan. Nasakta. Ayun ngayon, nakarecover na, ano? Bubang pa lang buo. Ah, may mga uod bang iba? Oo, mayroon. Ayun ah. Pero makaya naman na ito, magaganda pa siya, ano? Pagkabasal eh, maganda. Mo, iiwanan ko rin sa nanay niya. Ah, sige, oo. Yan, mayroon pa tayong uras yun. Ilang kilo ba siya ang William? Ah, 2 kilo. Ay, marami-rami rin. Ay, yung second cropping na yan. Ay, maganda naman at mahaba. Makalabas yung ato. Mukha yung latulak. Peto. Bukot-kot eh. Madulas eh. Madulas ang Ito pala mo dito ng tinig. Ah, doon sa kabila. Oo. Malaki bibig. Mas malaki nga yung siya dito. Malaki bibig. Maganda, tsaka kawan ah, maganda bulas. Tatlo. Oo, sige, kukunan lang natin, palitan. Eh, mga katribya, yung ating farmers. Eh, pangalawang pitas sila, nitong sitaw. Ang faktura, mga katribya, is 70 or 80, doon naglalaro yan. Kaya pag basa lang sitaw, maganda-ganda yung presyo, nasa 80. Pero ito, sabi nila ay nasa 70 ang paktura. Si Marong ba? Ano ba tanim? Wala? Ah? Nasa naro ba? Iba-iba na ba kasi ang kod, mga malikot ang pa eh. Hindi na ba siya kay Bossing Corne? O doon pa rin siya? Hindi naman tinatrabaho yung tinatrabaho niya. Hmm. Aba, tinatalyo mo pala di kung oka, ano? Para wala yung tinir eh. Ah, pa doon, ano pa, papilihan doon yan o doon ninyo pipili? Doon, pipili yan sa bahay. Ah, sa bahay. Hmm. Ah, para hindi magsabog-sabog. Para hindi sabog-sabog. Oo. Oh. Sabihin, maganda yung tinir. Hindi kalaskala. May kayo naman kasi yan, yung maganda ang kuhan yan, salansa. Hindi siya sabog-sabog na. Ilang kilo ba tinanim mo na yan? Oo, baka kulang 3 siguro. Ba marami rin? Ano? Marami, malamalong yun eh. Yan ba yung basal na kuha? Pangalawang buto. Ah, pangalawang buto. Ah, po pwede para pagka pangalawang buto. Galang ano? Kay Pito, yung guwiro, galang sa yung buto kong dati. Yung binutos yan. Oo, no? Maganda pa nga pa nga buo na kando. Eh yung bang bagong buto tsaka yan eh, ano bang maganda? Kaparehas la. Alas parehas la? Kaparehas lang din, oh. Ay, may na pala yung ganyan na, ano, yung pangalawang buto. Kasi ako yun eh, pangalawa lang din yun eh. Ano nga, ito pangalawang araw ka niyan ito. Pangalawa rin yan, kaya kay Pito ito. Ay, yung akin daw, pang-apat ha, yung andos, may gilid sa meso dyan, 17. Ay, parang patak ng ulan ng buo.
Ah, madal lang na. Makapal ang bunga. Ay, makapal. Oo, oh, ah, makapal pariya. Mas maganda pa yung mga apa. Totoo nga. Ay, bibinhin na naman ako. Oh, eto na mo nga naman. Medyo mahaba pa. Medyo mahaba pa siya. Mahaba pa ang pagkasukat ko sita. Isipin mo nga naman eh. Pangapat na yun. Yung mga nakatanong ko sa may gilang doon. Sa may gilang doon. Eh, sabi na iba, pag daw pangalawa eh, pangit na eka. Hindi ako naniniwala dahil langit ako sa akin. Ayan, ay, lalo sa matatagal ka ako nagsisitaw eh. Eh, kamahal ang buto. Kano ba ang buto ngayon? Mabe, alam ko iwan to yan. Dati na mo nga. Isang kilo lang yun. Oo, isang tala lang yung binero ko kay Pito na yun eh. Baka may dalawang kilo. Asa ko, anay ko ng ketchup eh. Oo. Grado. Puno yun eh. Nang ilang sa akin 500. Oo, dati na mo nga. Adi, laki pala ng mga menos mo. Ko, dahil may dalawang kilo yung binigay sa akin. May dalawang kilo talaga. Eh, kaysa bibili ko. Yung akin tinanim doon eh, halos isang kilo. Yung sarili ko. Meron pa rin niya, ayaw, yung limang tugling doon ang makita ko, yung batang puti. Yung galante. Ah, yung galante. Kaya lang medyo hindi masyadong kanyang kaberde, pero ay makanda, yun ang tutukon mo lang kung ano. Yung mahaba, yung ba yung puti? Oo, mahabang medyo pa puti. Puti ang buo. Yun yata yung gustong-gusto ng taga-araya. Oo, sa araya, yung galante. Oo, yung galante. Puti, puti ang kuwan. Mamuti-muti. Mamuti-muti yung kuwan niya. Ay, ganyan. Ayan, oo, ganyan niya. Ayan, parang kuwan siya, yung super. Oo. Nung araw kasi, yung tawag sa atin niya, super eh. Super, oo. Ganito yung kabila na yun. Nakatatlong daan ata si Akwit ngayon doon eh. Para makatatlong daan siya. Aba, maganda-ganda ako doon. Eh, ngayon pa lang eh. Huwag magsasabi, pangalawang pitas pa lang doon yun. Huli yun eh. Huling tanim yun. Mga estimate nyo, di ko nga, mga magkano po na ubos nyo dyan? Sita. Hindi, sa ginastas. Oo, oh, ginastas mula doon sa tali. Oo, sa bata. Sa lete. Lete. Umabot ang jis. Napakalaman pa. Alalag pa. Bibilin mo yung tulos na ito, baka hindi kumasi 8 million sa tulos. Ha? Eh nakatipid pa yata dahil si Salakwit nahingi pa yata yung kung ano. Oo, yung mga mahugad eh. Oo nga, yung mga, yun nakaganda. Kasi ang mahal yan yan eh, kung leting muro lang yan. Yung tulos, tsaka yung... Tulos kasing leting, tsaka yung leting, yung mga babale leting, yung tulos mahal. Bumili nga ako ng halagang 1.8. Oo. Meron lang 200 piraso eh. Ah. Ando, lagay ko sa meso jar. Sumbukaw eh. Kaya yung bangkuan yan, yung buho. Mas mahal yung buho, ano? Mas mahal yung buho. Ah. Hindi mo ba ibang gagataw? Eh, gano'n ba katagal naman inaabot ang buho? Dalawang beses lang, dalawang lagay lang. Ay, dalawang beses na. Oo, gature. Magdali lang magature, ano? Eh, ito naman kuha na ito, mahapipit. Madalong kami na tatlo, gano'n. Ah, mas makuha pa, huwag nga naman. Tipid ka nga naman sa kawan, sa kahon. Trabaho lang. Oo. Eh, siyempre, kakayasin po sa isa-isa. Isa-isa yung tutulisan mo. Ah, ito, taga-akit ito eh. Nang umaakit sa mga kore, mga puno. Takay mo yung taas na ninaakit. Hindi pa nga nangyayari. May pagdalawang sakway yun eh. Hindi lang nakaharap eh. Kaya na masusulit ang tanim nyo niyan eh. May nakagayak na. Nakagayak na. Na masusulit nyo naman pala. Ha? Alari, hindi nika sa ugit mong kalay. Ngayon ba makakasaksaya? Kaya pa rin. Kaya pa, talaga mo nga. Pero ngayon yung kalakasan niya, ano? Umpisa na nung kuwan niya, nung pang... Pangalawa? Pito, hindi, pitong pitas. Saksana, no? Oo, saksana yung diretso na. May sulit na rin pala. Sabi-sabihin, yung puhunan mo... Kuha na. Makukuha na. Matagal lang ko. Yeah, mga stem... Katabila yung pera niya, pero matagal lang ko. Eh, dire-diretso pa naman yung pamumunga. Ayan po mga katribya, sinier po ng ating pong ka-farmers po yung kanyang... Ukol sa pagkita sa sitaw, matagal na po ito nagsisitaw yung ating ka-farmers. Ngayon naman ay nakita rin natin yung isa-isa nagiging problema po ng sitaw at paano na makumita ang mga magsasaka doon sa sitaw. Maganda siya basta't nakadali ka ng presyong hanggang 50. Pagka 50 pesos po ay bumenta ka, sabihin doon ay yung puhunan mo mahigit po sa doble ang iyong kikitain, magiging triple. Kaya lang, siyempre sa sitaw dapat matyaga ka rin ditong naglilinis. Kasi mula po umpisa ay talaga namang hanggang sa pagtutulos niyan, maselan. Ayan, lalagyan mo yung tigitigis ng leteng, tali. Ayan. Hindi naman pala tumatako rin sa pag-spray. Ayan, maganda rin po yung sito ng ating ka-farmers. Kaya kung doon po sa ating po mga kaibigan na gusto rin po magsitaw, ito po yung mga technique po na sinabi ng ating kaibigan. Bawo, bumili tayo ng punla, ng buto. Yung unang, yung pangalawang buto nito po pwede pang itanim. Yung second na buto. Sabihin, maganda pa. Yung magiging itsura ng sitaw po natin.
Eh, ang sabi naman ng ating ka-farmers, kahit na apat nga nasalin yung buto niya o yung tanim, maganda pa rin, masipag pang mamunga. Kaya kumisan, ang akala ng iba, pagka yung unang buto ay mas maraming mamunga, pwede rin pala yung pangalawa, pwede rin yung pangatlo. Siyempre, iba rin pa rin talaga yung basal. Pagka basal po yung buto, ay talaga nga namang marami talaga ang magiging bunga ng sitaw. Kaya masipag po itong ating ka-farmers po na ito. Ayun naman po ang kanyang okrahan. Kaya tuloy-tuloy po yung harvest ng ating pinsan, farmers. Ito naman. Ang okra naman mga katribya is 35 naman ang kilo. Kaya sulit din naman itong okra. Oh. Tuwing ikalawa rin ng araw ang pitas nito. Yan. Ganyan po pala. Paano makumita sa okra pati na rin sa sitaw. Ito po yung tinatawag po natin na yung puting sitaw, galante, mahahaba rin ang bunga nito yung sitaw na galante. Ito bata pa, ito yung huli niyang tanim. Para po sa ating pong mga ka-farmers, mga ka-tribya, ito pong ating pong kaibigan, ang aking pinsan, arkilado lang po niya itong lupa na ito. Taunan ang usapan nila noong may-ari ng lupa. Kanya pong arkilahin, pagkatapos tataniman niya ng gulay, kung ano man ang kanyang pwede tanim, hanggang na matapos ang isang taon. Wala po siyang sariling lote o lupa na malaki na katulad po nito. Kaya lang, itong ating ka-farmers, itong gilid po na yan, ilog na po yan. Kung po yan ay ilog, mga katribya, isa pala rin din po yung ating kaibigan na pagtatanim. Kung mabaha, ade harvest na lahat. Kung halimbawa hindi naman mabaha, lusot yung kanyang mga tanim na gulay. Ngayon po ngayon, hindi naman po nabaha rito sa aming lugar. Kaya lumusot po ito yung kanyang sitaw. At ang pinakamataas po na kanya naging benta ay 80. Kaya kung susumahin ninyo, marami rin po pala ang inaabot ng pagbibila ng sitaw. Mamuhunan ka ng 20,000, kasama na rin yung lahat ng ating mga gastos. E kung kikita ka naman ng bibenta ka naman ng 100, swerte mo na mga katribya. Kaya ito, gagawin po nila, dadalhin muna nila ito sa kanilang bahay. Tapos doon na po nila pipilian. Ayan, ang reject po nila is 35. Ang kanilang segunda, ang kanilang primera naman ay 70 pesos. Ayan. Yan ang mabentang sitaw po ngayon. Kaya napakamahal po ng sitaw po natin, lalo na pagkayaan ay dinala po natin sa palengke at ititingi ay nako, 100. Piso. Piso ang isang sitaw. Kasi minsan sa palengke, lalo sa Maynila, baka nasa 120 papi kilo niya na, o mahigit 100 g. Ganyan. Yan po ang sitaw mga katribya. Kung paano tayo kikita ang ating mga farmers. Alam nyo po, pwede po ang sitaw, intercropping po natin sa kalamansi. Ito po yung kalamansi natin. No? Ito pong aking ka-farmers, ka-partner dito, na siya ang tagapag-alaga po nitong sitaw. Pangalawa pa lang siyang pitas. Medyo nasaktan po yung sitaw ng ating pong ka-farmers dahil po sa bunsod ng tuloy-tuloy na pag-uulan. Pero ngayon, nakuha na po niya ngayon mamulaklak tsaka po magbunga. Eh, tuloy-tuloy na yan ang pamumunga. Diretso na po yung kanyang pag-harvest. Ang mahalaga, hindi po namarako ang dahon. Kasi pagka namarako mga katribya po ang sitaw, ang mangyayari po niyan, konti ang makukuha po niyang bunga, hindi po mamumulaklak ng marami. Ayan, ang ganda na rin po noong ating kalamansi. Kaya doon po sa ating po mga ka-farmers, tsaga-tsaga lang, lalo na po ngayon, pandemic, kung di kaya magsisipag, hindi tayo gagawa po ng paraan, mga katribya, yun na nga. Lalo na po ngayon, lumalabas po yung mga bagong kaso ngayon ng COVID, ang variant. Kaya ang ating po mga ka-farmers, dapat diretso rin po ang ating pagkita lalo na po ngayon. Kaya diskarte lang. Kaya habang pinalalaki po yung ating kalamansi, yan,
pwede po taniman po ng sitaw. Ngayon, pagkahalimbawa malaki na ang kalamansi, isa na lang sitaw ang po pwedeng ilagay rito sa gitna. Ay, maliit pa itong ating kalamansi, kaya dalawa yung iba na kanyang pagtatanim. Ito, ay, pagka po ganito na, pag malaki-laki ang kalamansi, isa na lang ilalagay dito. Kaya ito, isa na lang din nalagay niya. Okay, maganda naman po yung sitaw. Ito yung ibang lahi na sitaw, Yucoli Brown. Ito, pagka ito ay lumaki, kulay pula to. Iba variety nito, mga katribya. Bibihira lang naman po yung ganyan lumalabas na sitaw. Iba-iba po ang kulay. Okay, mga katribya, yan, bahagi na po ng ating pong kasama yung paano po kumita po ng pera sa sitaw. Basta't kang kailangan mo, siyempre dyan, masipag ka lang, matyaga, at siyempre meron kang kapital. Dahil pag wala kang kapital, hindi ka makakapagsitawan. At pagka wala ka na matyaga at wala ka rin sipag, eh, hindi ka rin makakapagsitawan. Kaya lahat po na yan ay magkakatulong, at lalong-lalong mahalaga dyan yung kaalaman, tsaka po yung experience. Pag wala kang experience, wala kang kaalaman, sasaba ka sa isang negosyo, delikado. Baka dumating ang po sa halip na ikaw ay kumita, malugi ka pa. So, paano mga katribya? Hanggang dyan lang po muna ang ating pong vlog. Maraming salamat po kay Tikong Oka, ang ating pong pinsan. At gaya po ng ating lagi na madalas natin sinasabi, ako po si Kuya Berhel Bunag, at lagi po natin tatandaan, ang karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas. Bye-bye para sa susunod po nating vlog.